Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Hindi daw mananalo si Jordan at ang Chicago Bulls laban sa Houston Rockets ni Hakeem Olajuwon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page na Kwentong Atleta dahil magpo-post na din tayo doon ng mga videos at updates. Salamat po mga kaibigan. Let's go! Alam natin mga kaibigan kung gaano kadominante ang Chicago Bulls noong 90s. Kung hindi lang nga daw nag-retire si Michael Jordan, pwede daw buong 90s ay Chicago Bulls lamang ang magkakampyon. Matapos ng Chicago Bulls na magkampyon ng tatlong sunod-sunod na taon, si Jordan ay namahinga o nag-retire ng pansamantala. Sa unang taon na wala si Jordan sa NBA, nagkampyon ang Houston Rockets sa pamumuno ni Hakeem Olajuwon. Ngunit dahil wala nga mga kaibigan si Michael Jordan, madaming tao ang nagsasabi na hindi daw ito magkakampyon kung hindi nag-retire si Michael Jordan. Habang sa sumunod na taon, matapos ang halos 1.5 years na pahinga, si Jordan ay bumalik sa Chicago Bulls sa kalagitnaan ng season. At dahil sa halos 2 taon na pahinga ni Jordan sa competitive basketball, madami ang nagsasabi na wala daw ito sa tamang kondisyon kaya naman sila ay natalo sa playoffs ng Orlando Magic sa series na 4-2. Habang ang Orlando Magic naman na tumalo sa Bulls ay tinalo ng Houston Rockets sa NBA Finals upang makuha ang kanilang back-to-back championship. At hindi lang nga mga kaibigan, basta tinalo ng Houston Rockets ang Orlando Magic. Dahil talagang naging dominante sila at hindi nanalo ang Orlando Magic ng kahit isang laro man lang. Kaya naman sa isang interview sa ESPN, ang former player ng Rockets si Kenny the Jet Smith ay tinanong kung kaya ba nila talunin ang Chicago Bulls si Jordan, ibinigay niya mga kaibigan ang kanyang opinion. Ayon kay Kenny Smith, walang duda ito sa kanyang isipan dahil masyado daw maliit ang Chicago Bulls noong taon na yun. Wala nga daw mga kaibigan sa lineup noon si Horace Grant habang si Dennis Rodman naman ay nasa San Antonio Spurs pa. At ito daw ang dahilan kung bakit sila natalo sa Orlando Magic na may batang Shaquille O'Neal. Dahil masyadong malaki si Shaquille O'Neal at kinakailangan nila mag-double team, kaya naman nalilibre ang mga shooter. At ganun din daw ang mangyayari kay Hakeem Olajuwon kapag nakatapat nila ang Chicago Bulls. Dagdag pa ni Kenny Smith, ang Orlando Magic na tumalo sa Chicago Bulls ng 4-2, winalis lang nila sa NBA Finals. Ngunit hindi naman daw ibig sabihin nito na hindi si Jordan ang pinakamagaling. Sadyang hindi lang nga daw yon ang pinakamagaling na team. At ayon din kay Kenny Smith, sa unang 3 taon na pagkampiyon ng Chicago Bulls, may record sila na 6 wins at 1 loss laban sa kanila sa regular season. Ngunit yun nga daw mga kaibigan, regular season lamang ito. Ngunit ayon kay Kenny Smith, nasa matchup lang talaga. Walang makakapigil kay Hakeem Olajuwon kung wala si Dennis Rodman sa team ng Chicago Bulls. Ngunit bumawi naman si Kenny Smith at sinabi na si Michael Jordan daw talaga ang greatest of all time. At hindi daw ito kailangan na idebate pa. Wala daw makakalapit kay Michael Jordan bilang ang greatest of all time. So ayun nga po mga kaibigan ang naging pahayag ni Kenny Smith tungkol sa Chicago Bulls versus Houston Rockets noong 90s. Sang-ayon ba kayo sa kanya at sino ba sa tingin nyo ang mananalo? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.